haba po ng presentasyon. Tapos, madami pong nalilito doon sa Arden. Minsan nabubulog po sila. Hindi nila masyadong nakarandaan. So, anong role mo din sa anak ng macho dancer? Dito po sa anak ng macho dancer, isa po ako dito sa mga macho dancer at tapos model po ako dito. So, magsasayo-sayo ka naka-brief? Missing po ako na ganun. Hindi ka kinabahan? Siyempre po kinabahan po ako kasi first time po kong gagawin po yun doon. Movie pa pa. So, ano nagpapahig sa'yo para tanggapin mo itong... Ano yun? Kasi nung nalaman ko na telegram po namin dito si Joel Lamangan, sobrang na-excite po ako kasi iba po si Direk Joel Lamangan. So, kumusta siya as director? Nagmumura yun, naninigaw, na-experience mo na ba? Opo, na-experience ko na po yun. Like nung first shooting ko sa kanya na tinatawag niya ako dun sa role ko bilang Mario. Tapos, hindi nagsisingi sa isip ko na ako yung Mario. Tapos tumingin sa akin si Sean, Mario, tapos yung ganyan. Tapos bila ko na paisip ko, ako pa yung Mario. Tapos sabi niya, move ka, mag-press ka pa, ganyan-ganyan. Tapos sigawan po ako dahil doon yung move. Pero walang mura. Hindi pa naman po ako namura ni Derek Joel. Nasigawan pa lang. This will be your second movie ba talaga? Ano po, first movie ko po to. Yung una ko po kasi hindi yun po yung sa Unlock po ko directed. Unlock. Episode 1. Kasama ko po si Mark Eastrom tsaka si Mike Diwan. Directed by adult po Alex Huber po. Nabigyan ka kasi na parang si Basib King ba yun? Meron po, yung pangalawa po yung sa Becky Problems po. Kasama ko po si Chad King po. Paano mo, hindi ka ba kinabahan din doon sa isera na yun? Kasi, syempre, kisisin mo ka. First time ko din po kasi gagawin yun sa aling kapwa na lang hindi po na mag-ahaligan. Sobrang pinag-isipan ko po yun. Tapos, sobrang kabado ako ng araw na yun. Tapos, inisip ko na lang po na kailangan kong gawin kasi para doon sa ikakaganda ng palabas ko. Natikman mo ba yung labi ni, o yung dila ni Chad Kinis? Opo, natikman ko po. Talaga? Nasa gusto ni Macho Dancer ko dito sa akin dito. Hindi ka ba na yun lang naglilingi ko sa inyo dito kaya sa pelikula? Ang ngayon po kasi isip ko na na ngayon ito muna yung role na mga nakapubuha ko. Tapos yung mga bagong project ko kasi na ibibigay sa akin Sir Joel po. Mga drama, something na po yung mga susunod. Gagawin niyo yung Joel, di ba? Yung gaganan na batang Joel sa ano. How does it feel portraying the role of Joel? Sobrang honor din po ako na kapalit yung buhay ni Sir Joel. Kasi makakasama ko po yung si Sir Wendell Baramos po bilang old Joel po. And si Miss Nora Honor, tama ba ako? Hindi po po yun. Iba pa ba yun? Iba pa. Dati ka lang napili. Anong nakita sa video? Kasi naghahanap po si Sir Joel ng bagong artist. Tapos, yun nga po, pasagsagan na naghahanap siya ng parang. Nagaganap dun sa Joel. Tapos, nabanggit ko dun sa isang interview po na kamukha ko si Wendell Ramos. Napanood niya po sa What the Movie, Mr. Po. Yun po, pinahanap po niya ako. Pero may habit ka rin kay Alden ng konti ah. Do you know yun nga po rin po, napapagkamalan din po si Alden po. Ano nung feeling mo na ano ka sa ganun? Tulad dun nagpunta ako sa isang mall, tapos nakamas pa po ako. Tapos nilalapitan ako ng isang sales lady doon, tapos tinanong po ako. Ako daw po si Alden. Siyempre nahihiya daw po sila magpapicture kasi sila. Sabi ko, hindi po si Alden. So, natutuwa lang po ako kasi napapagkamalan din po. Yung mga kasamaan mo dito sa Macho Dancers, mayroong mga masturbation scene, mayroong frontal. Ikaw ba? Anong, gaano ka katapang? May pinakita ka rin ba dito? Kasi di ba nabasagan ako na si Basim dito? Dito po, mababansagan po akong shower king dito. Bakit shower king? Dahil? Basta kasi po, baka nga daw po ma-cut daw po yung scene na yun eh. So nagsashower ka ng nakahubad? Hubot-hubad? Ganun? Abangan po nila yan. Ganun. Sa totoong buhay? Sa totoong buhay? Na? Hubot-hubad ka ba nagsashower? Oo naman po. So, dito yung naabangan. Opo, abangan po nila yan. Tapos yung pagsayo ko po dito. Bilang macho dancer. Charles, yung gusto mong makapartner na artista ng Nining? Tatun sila yung si Miss Liza po, Soberano. Tapos si Catherine Bernardo. Tapos yung crush ko po, si Sue Ramirez. Bakit mo crush si Sue Ramirez? Kasi po nung pangako sa'yo na yung Daniel Padilla po. Kumanta po siya doon. Sa teleserye po na yun. Sobrang naano ko doon sa boses niya, sobrang ganda. Tapos magaling po kumanta po si Sue Ramirez. Nakapin na, no? Pero sa mga artista na lalaki, sino hinahangakan mo? Ano ba? Mga lalaki, sino yung gusto mo i-follow yung footsteps? Si John Lloyd Cruz po. Sino? John Lloyd Cruz. Bakit siya?
ano eh, sobrang hanga ako sa pag-arte niya po. Lalo na po sa mga drama po, sobrang galing. Tapos yung, sa mata pa lang po niya, iba yung nabibigay niya na emotion. Ano mga preparations ko? Yeah. Ano yung mga preparations mo for the role ng Joel? Ano yung mga preparations mo? Inaral mo ba yung mga kilos niya, yung mga ano niya? Kailangan ko kong gayahin yung kilos niya, yung medyo ano po. Tapos napwento niya na rin po sa akin yung buhay niya. Buhay niya. Tapos kailangan ko pagpagandaan yung katawan kasi kabataan ko ni Sir Joel talagang. Oo, maganda ko. Oo, maganda po katawan niya. Tapos, siyempre po, nakikita ko na ano eh, si Sir Wendell po talaga nag-i-ready din nila pag-i-ready naman sa bayan. Kailangan nila. Charles, dahil sa mga roles mo ngayon, lapitin tayo ng mga Becky. And siyempre, hindi naman maiiwasan yung, parang ikaw na yung pinapanta siya ngayon. So, paano ka nag-i-ready sa mga ganun? Ano sa akin eh, tutuwa naman po ako na siyempre dami nagme-message. Pero yung iba kasi talaga, iba yung message sila sa akin. Pero hindi ko na lang po pinapansin yung mga gano'n. Yung mga innocent proposal, mga gano'n. May girlfriend ka ba? Wala po. A single ka? Single po. Kasi ngayon busy ka ngayon sa trabaho. Okay, sobrang busy ko eh. Tapos sunod-sunod po yung mga project na nakalign up. Nag-aaral ka ba? Graduate na po. Anong course mo? IT po. Saan ka nag-aaral? ECLC. Ama. Ama. Nagamit na yung hindi po kasi nung after ko mag-graduate, nag-online selling po ako ng mga sapatos, tapos mga damit na nakasama ka? Ah, Rizal po. Pinangano Rizal. Na-mention mo kanina hindi aware yung parents mo sa trabaho mo as artista ba? Tama? O yung sa mga roles mo? Paano mo sila hinanda? Oo, kasi syempre iba yung gagawin. Kasi yung mga una kong mga project, hindi ko nasabi sa kanila yung mga role ko. Tapos dito sa anak ng Match Dancer, sinabi ko po yung mga role ko po. Kaya, ano, asahan nila yung sinasabi ko eh. Anong sabi nila? Yun, tuwan-tuwa po sila kasi first movie ko po ito eh. Sobrang saya po nila. Personally, paano mo hinanda yung sarili mo sa, siyempre, yung attention ng tao mas marami na? Ano eh, kailangan kong, tulad nga sa lila, sabi nila, kailangan kong maging, pagpatuloy ko yung pagiging mabait, ganyan-ganyan. Huwag magbabago mo. Hindi ka ba nagulat? Kasi siyempre, attention sa'yo ng tao pag may nakakita sa'yo sa labas. Iba na yung tingin sa'yo. Ngayon, artista ka na. Opo, yun po na yun. Ano yun? Lalo na po yung sa pinungaral sa pag-uwi ako doon. Iba na pag nakita ako, si Arden yun, ganyan, ganyan, ganyan. Si Charles na pala, ganyan. Sa palagay mo, ano yung edge mo sa mga kasama mo sa anak ng Macho Dancer? Ano eh, tulad mo na sinasabi ni ano ni Sir Joel, yung napanood nila yung nung video ng anak ng Macho Dancer, parang mas lumulutang lang daw po ako sa mukha talaga po talaga. Iba po talaga, parang lumulutang daw po ako. Sa ikaw lang hindi kasi nag-fronter dito sa anak ng Macho Dancer. Ano ikaw lang hindi nag-fronter. Hindi ka napakita. Hanggang sa may panimindigan, yung gano'n, na hindi ka magpapasexy. At siyempre pagdabas nito, parang ito yung hindi mapapag-usapan, ha? Pero siyempre nakatagpag-usapan. Siya. Pero siyempre mukha meron ka. Ano eh, kasi dito sa sinabi, ginawa naman ako dito na yung sa showers nila. Tapos may magaganap dito na threesome, ganyan po. Kasama ka doon? Abangan po nila yan. May pasama ko dyan. May pasama ko dyan. Yung parents hindi kaya mahimatay nanay mo, te? Charles, pag napanood doon ang magulang mo, sa tingin mo, ano magiging reaction nila? Ano eh, sabihin ko sa kanila maging handa sila. Ano yung ba sinasabi? Hindi, sinabi ko na po sa kanila na ano to eh. Siyempre, alam naman nila yung title ng anak ng Macho Dancer talaga. Alam nila may pagsayaw dito na magaganap. Tapos, siyempre, iba yung mga kalakaran po dito talaga sa Macho Dancer. Patingin mo hanggang ano? Ano ba? Matatanggap nila. Matatanggap naman po nila. Sinabi ko naman po sa kanila. Kasi kapatid ka bang baba? Opo, dalawa po. Manonood din ba sila? Sabihan ko sa kanila, ano, takpan nila yung mata nila.